At ayun nga ho guys, nagbabalikan yung lingkod Carlo Mendez TV. Magandang gabi sa inyo lahat ho ah. Medyo i-emphasize lang natin ng konti yung about sa usapin ng pag-aari ng Itbulaga ng Tape Incorporated tsaka ng TVJ. Kasi marami hong nag-comment at marami din hong nag-PPM doon sa TikTok, lalo pa sa TikTok sa akin. Ano ba talaga yung sistema? Although hindi tayo abogado guys, ito po according ito sa mga experts sa mga registration pagdating sa intellectual property rights. So according sa Batas Kabayan, may first to file rule. Ayan, sabi nila ng batas ha. Ito according sa batas ito. Kung sino unang nag-file ng registration, yun ang may-ari. Ito ang sistema. Unang nag-file noong 2011 ang Tape Incorporated na sila halos host. Sa trademark na Itbulaga. Yung logo ha, yung logo. Yun nga lang ho, ang kanilang na-i-register ay under sa classification ng merchandise. Pag sinasabi natin merchandise, halimbawa itong lalagyan ng Ray-Ban ko, anong salamin ko, merch ko ito. Logo dito, Itbulaga. Yan ang isa sa example ng merchandise. Diba? Alam naman natin lahat yan. Yung t-shirt, may tatak na logo na pangalan ng Itbulaga. Logo nila. Yan ang merchandise. Yan ho ang naparehistro ng mga halos-hos sa IPO. Okay, sa Intellectual Property Office. Yan ho ang naparehistro nila. So, ang ibig sabihin, ang sinasabi ng mga eksperto kabayan, ang Itbulaga per se, ang entertainment ng Itbulaga, wala pang nang mamay-ari according ito sa mga eksperto sa batas kabayan. Okay? So ngayon, pagdating naman sa copyright, ang sinasabi ng batas, kung sino ang una nag-create, yun ang may-ari. So, paano mapapasok ngayon ang mga programa ng ang segment? Ito, sa segment tayo ng Itbulaga. Di ba lumipat ang TVJ sa Channel 5? Pwedeng gamitin ng Tito Vic and Joey ang lahat ng segment nila doon sa dating Tape Incorporated doon sa Channel 7. Ano ba yung mga segment ng Itbulaga dati nung sila pa ang host doon? Bawal Judgmental, Pinoy Henyo, One for All for One, mga ganyan, ha? Yan ang tinatawag ng mga segment, ha? Segment, ayan. So, yung lahat ho yun ng segment na yun ng Itbulaga dati sa Channel 7, kaya ho nila pwedeng gamitin ng Tito Vic and Joey doon sa Channel 5 kasi ho, sila ang unang nag-create nun. Ulitin natin, ang unang, according sa copyright, ang unang recreate, yun ang may-ari. So, silang unang nag-create, sila ang may-ari. Pagdating sa copyright, pagdating sa logo ng Itbulaga, ang nagmamay-ari, ang Tape Incorporated. According sa batas ito ha, guys ha. Kasi, hindi na parehistro nga ng Tape Incorporated ng mga halosos ang Itbulaga as entertainment, kundi as merchandise lang. Okay, hindi nila dinerecho hanggang class of 40 and 41 ata yun, kundi ako nagkakamali na sinasabi ng batas natin. Ayan.